Halos daw mamuti na sa kaaantay nga kay Sara Duterte. Mamuti na ang mga mata. Siguro alam natin ang ibig sabihin ng katagang yan, ha? Ng phrase na yan. Halos daw mamuti na ang mga mata ng mga mambabata sa kahihintay nga kay Sara Duterte. At saktong or alas 2:44 ng madaling araw, idineklara na suspendido na ang deliberasyon. Grabe, ano? Talagang ginago na itong isang ito. Hindi po ang mga kongresista, ano ho, pero ang taong bayan. Dahil yung mga yan po ay representante ng taong bayan. Okay, yan po ang totoo. Ang ginagago po dito ay tayo. Tayong mga Filipinos ang iniisahan na itong si Sara Duterte. Kaya anong dapat natin gawin? Pwes, isahan po natin ang pamilyang Duterte. Sa isang liham, sinabi ng ni Duterte kay OVP Budget Sponsor, Lanao del Sur Representative Alonso Adyong na ipinaubayan niya ang deliberasyon sa panukalang budget ng OVP sa pagpapasya ng Kamara. So yun, yun talaga ang gusto niya. Yung decision daw ay bahala na itong mga kongresista na ito. Maagang nagpaalam si Vice President Sara Duterte sa ginawang pagdinig noon, yung nakaraang hearing ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Maaga siya nagpaalam dahil hindi naman siya nag-take ng oath noong time na yan. So ano ang nangyari? Ano ang mangyayari? Ito kasi yon. Kung walang budget, kung maliit ang budget, halimbawa ng Office of the Vice President, paano na daw ang mga empleyado? Paano na ang sweldo ng mga empleyado ng Office of the Vice President? Napakarami pa rin po niyan. Lalo na po yung security personnel na si Sara Duterte. So ano yon? Hindi daw talaga inisip yan ni Sara Duterte? Paano kasi kung bigyan siya ng zero budget? I mean, ang OVP ng zero budget. Paano kung tapyasan palalo from 2 billion na naging 700 something million na lang? Paano kung babaan pa? E di lalong maapektuhan ang mga empleyado. Totoo yun, sa dami ng empleyado na dapat mong pasweldohin ng buong taon. Ano ho? Ang daming empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito. So ibig sabihin, wala siyang pakialam sa posisyon niya. At lalong wala siyang pakialam sa mga empleyado niya. Paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Paano yung operating expense ng OVP kung wala sila? Yun, yan ang totoo. Yan ang totoo na makasarili etong si Sara Duterte at sana ay tandaan, pakatandaan po natin. Dahil ito po ang magiging basahan, batayan natin sa pagpili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Kung paano makitungo, kung paano respetuhin ang batas, kung paanong maging siga-siga, yan nakikita ng mga kababayan natin sa isang ito. Eh. Diba? So dapat talaga ay tandaan natin. Tandaan ang ginagawa na itong isang ito. At siguro darating naman sa punto na yung mga taong nasa paligid niyan ay magigising na rin. Ano ho? Dahil yung kanilang inuuto, yung kanilang binibilog ang ulo at pinaniniwala na kuno ay posibleng maging presidente. Ay ganitong klaseng tao pala. Good luck.